Kasaysayan ng sangkatauhan, itinuturing na isa sa pinakapresyosong metal ang ginto. Kinahuhumalingan, pinagahanap, pinag-aawayan at kung minsan pinagpapatayan pa, ang ginto ay mistulang gayuma para sa marami. The beauty of gold long-term allure is that it is totally inert. You can pour acid on that and nothing will tarnish it as long as this pure exists. So it will last for a million years. Isa rin ang ginto sa pinakamahal na metal sa mundo. Ang kasalukuyang presyo nito sa pandaigdigan merkado ay mahigit $928 o mahigit kumulang 40,000 piso kada onsa. At dahil walang kupas ang halaga ng ginto at bahagi ng pamumuhay ng bawat salinlahi, ginagamit ito bilang sukatan ng kaalaman, kalinangan at antas ng sibilisasyon ng isang lipunan. Sa alahas at iba't ibang palamuti kadalasang ginagamit ang ginto, malikhaing pag-iisip at kakaibang kasanayan ang kailangan sa paglikha nito. Matrabaho ang buong proseso. Kaya naman, lalong nakabibilib na ang mga alahas na bumubuo ng Surigao Treasure ay hinulma ng walang anumang tulong mula sa modernong teknolohiya o makinarya. Pero di mapapantayan sa pagkagrandyoso ng paggawa. This is not melted. This gold is just raw gold which has been pounded. So it doesn't take a whole lot of skill to do that. It doesn't take a whole lot of knowledge of how to use fire to temper metals. It just takes knowledge of how to beat something into shape. All manually done. They didn't have the technology that we have today. They didn't have the machines that we have today. But nonetheless, they were able to produce works that are superior to what you can get today. Kaya naman, nagkakaisa ang mga eksperto sa kanilang husga na isang maunlad na kultura na bihasa at may mahabang tradisyon sa paghubog ng ginto ang nasa likod ng Surigao Treasure. The skill was in the working, not in the tools. Skill level was high, but nothing can exceed this in the level of precision that's needed to produce this. Modern goldsmiths cannot do any better than that, no matter what the mechanism is. Pero higit pa riyan ang kahulugang nilalaman ng mga ginintoang adorno. The worst probably that you go through sometimes you call savages or things like those. No? But this explains that there was a sophisticated civilization before. It is the social, economic environment, the conditions at that time that made it possible for people to make jewelry at that kind. That means there must have been some peace. And also that they were already sophisticated enough to know that it's good investment. We as a people are always searching for our identity. And we're always saying, oh, we're so mixed, we're half this and half that. But when you see this collection, you think, oh my goodness, that is the core. That is who we are.